at layer by layer yan hanggang makinis na, maganda na, ganun din po sa ating mga buhay. Bago tayo gamitin ng Panginoon, dadaan tayo sa proseso ng sanctification. Marami po sa atin, sa maging ang iyong lingkod, marami pong hindi ka nais-nais na pag-uugali nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. At nung nakakilala na tayo, hindi po 24 hours na binago tayo ng Diyos, no? Nandun pa rin, ako po noon, napaka-sensitive. Pag nakarinig ng salita, umiiyak na ako. Nandun po yun, gustong tanggalin yun ng Panginoon. Nandun naman yung mga iba, meron pang madaling magalit, magagalitin. Tinatanggal din yan ng Panginoon unti-unti. Yung madaling masaktan, meron naman yung iba, yung maingitin pa rin. Hindi natutuwa na pinagpapala yung kapatid. Hindi po yun kanais-nais sa harapan ng Panginoon. Kaya lahat po ito, lahat ng parte, aspeto ng ating mga buhay na hindi nakalulugod sa Diyos, dinadaan po tayo sa pagtatapias. Minumold po tayo ng Panginoon hanggang maging kahawig na po tayo, maging makikita na nga na tunay si Kristo sa ating mga buhay. Kaya nga po, napakaganda yung pangalan ng ating church na kinabibilangan, Christ in you, the hope of glory. Ibig sabihin, Christ in you, nasa atin si Kristo. Kaya tayo yung maging sanctified, maging banal sa harapan ng Panginoon. Dahil si Kristo ang dala-dala natin. Banner po tayo ng pangalan ng ating Panginoon, no? Tayo po'y ambassadors of Christ, kaya kailangan tunay na makita ang ating Panginoon sa atin. And the Holy Spirit works in us through the Word of God. He will convict us of sin and leading us to repentance. Hindi po na tayo nakakilala na sa Panginoon, automatic na tayo banal na, hindi po, proseso pa rin yan. Pero ang napakaganda, pag tayo Kristiyano na, unti-unti, pagka tayo nagkukulang, nagkakasala, nandun yung conviction ng Holy Spirit. Anak, hindi na tama yung ginagawa mo. Bumalik ka dito. No? Kaya, at siya yung magtuturo, siya yung mag-guide sa atin into repentance. Kaya nakakapagsisi tayo. Pero kapag, etong matindi, kapag Kristiyano ka na, nakakagawa ka pa rin ng kasalanan at hindi ka umaabot pa rin dun sa pagsisisi, abay, magtaka na po tayo sa ating buhay. Ibig sabihin, hindi natin nararanasan yung kapangyarihan at pagkilos ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Kaya mahalaga po ang banal na Espiritu Santo. He is the one, sa John 16 chapter 8, and when He comes, sabi niya, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. This is the Holy Spirit that will convict the world concerning sin, no? Patungkol sa kasalanan. Kaya, the power of the Holy Spirit, ito yung ginagamit ng Panginoon. Ito yung ginamit ng Diyos to deliver us from the darkness and brought us into the light. Nung tayo yung naging Kristiyano, dati na namumuhay tayo sa kasalanan, pero dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo na nag-indwell na sa ating mga buhay at nag-infill na sa atin everyday sa ating mga buhay, ito na po yung nagdala sa atin sa presensya ng ating Panginoon. Sa Colossians chapter 1 verse 13. At ito pa rin po, this is the power that transforms life. No, this is the power of the Holy Spirit. Dati that we are godless, hell deserving man or woman into a new creature. Sa Titus chapter 3 verse 5, dati po tayo nag-godless, walang Diyos. Hindi, may Diyos man pero hindi totoo yung ating pagsamba. Religious lang tayo sa paraang maganda pero hindi totoo na meron tayong tunay na pagsamba at banal na pagkatakot sa Diyos. At we never deserve heaven. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nung nakilala natin siya, tinanggap natin bilang Diyos at tagapagligtas, tinransform niya yung ating buhay, kaya po tayo nagkaroon ng access na sa heaven. Dahil dati, we never deserve heaven. At salamat sa ating Panginoon at salamat sa Holy Spirit na siyang ipinadala niya, iniwan ng ating Panginoong Jesus nung umakyat na siya ng langit, sapagkat nandyan siya lagi na nagpapaalala sa atin, nandyan siya na nagtutuwid sa atin, nandyan siya na nagpapalakas sa atin, nandyan siya na nagbibigay sa atin ng pag-asa pag tayo nawawalan ng pag-asa.
At ang salita ng Diyos na siyang magtutuwid sa atin na sinabi niya ay mabisa po, kagaya po dun sa 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16, ang sabi ng ating Panginoon, tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya ng masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan nung una, sa halip yamang banal ang sa inyong tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Amen. Kaya po ang Diyos ang sa pamagitan ng kanyang salita at sa tulong ng banal na Espiritu Santo, tayo po ay sinasanctify ng ating Panginoon. At maging sa kanyang salita sa Tito chapter 2 verse 11 and 12, sapagkat nagpakita na ang Diyos sa iyo ng biyaya na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin matapos nating itakwil ang kasamaan at ang mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Ibig sabihin, pag tayo'y nasa Panginoon na nakakilala na bilang tanda na nandun ang banal na Espiritu Santo sa atin, no, mamuhay daw tayo ng may katinuan. Ibig sabihin, pag hindi tayo nasa pamumuhay pa tayo ng kasalanan, wala palang katinuan ang isang Kristiyano pa na nasa kasalanan. No? Ito ang sabi ng Panginoon, at mamuhay kayo ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin yung pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya purihin ang Diyos, sapagkat sa lahat ng mga anak niya, alam ko, nandun na yung everyday na binabago tayo ng Diyos, at nandun na yung pamumuhay natin ng katinuan at pagiging matuwid at banal sa harapan ng Diyos. Number two, we are empowered to overcome obstacles. Ngayon po, nakita natin, sa dalawang taon na pinagdaanan natin sa mga pagsubok, napakarami pong obstacles na ating hinarap at haharapin pa. Life is full of ups and downs. Alam po natin yan. Everyone has to face his own set of challenges and obstacles. Lahat po tayo merong kanya-kanyang hinaharap. Ito po ang tandaan natin. You are not alone. Hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. What are some of these obstacles that we are presently facing? No? Napakarami po yung fear, yung takot po na ating kinakaharap. No? Ang daming, meron nga pong hindi mga namatay sa COVID, pero namatay naman sa sobrang takot. Ito yung mga obstacles na hinaharap natin. At hindi lang po yun, ang dami pong hinaharap na mga sakit at karamdaman. May mga cancers, iba't ibang sakit po na siyang nagiging obstacle sa ating mga buhay. Merong mga nakawala ng trabaho, may mga problema sa pamilya, sa mga anak, financial problem. Lahat po ito ay nagbigay sa atin, nagdulot sa atin ng kahirapan, nagdulot sa atin ng kalungkutan. But the good news is we are empowered to overcome all these obstacles through the power of the Holy Spirit. We are not alone, hindi natin kaya, pero makakaya po natin, makakapag-move on po na tayo dahil nandyan po ang pag-empower sa atin ng banal na Espiritu Santo. No? Hindi po natin makakaya ito, but bilang mga Kristiyano po, kapag nakakaranas po tayo nito, we have to go in prayer and ask God to increase our faith, na palakasin pa tayo sa pananampalataya, and through the power of the Holy Spirit, we could overcome. Amen? Sumigaw po. Mag-comment yan ng mga overcomers. I am an overcomer. Makakaya po natin dahil sa tulong ng Holy Spirit. At alalahanin po natin, it is not by might, it is not by power, but it is my spirit, says the Lord Almighty. So, Zechariah 4:6. No, hindi sa lakas natin, hindi sa galing natin, kaya natin mapapagtagumpayan ang hindi sa galing natin sa tawag nito sa ating kaparaanan, kaya tayo mapagtagumpay kundi dahil sa Espiritu ng Diyos. And this is the Spirit of God, the Holy Spirit, that
infills us, that is dwelling in us, na siyang magbibigay sa atin ng kalakasan. Number three, we are empowered to live fearlessly in fearful times. Number three po ito, ano? At alam po natin na nandito na po tayo, we are now living in the most fearful times in the history of the world. Nandito na po tayo yung mga sinasabi ng scriptures sa Matthew 24 patungkol po sa lahat ng mga mahihirap na buhay, nandito na po tayo. End times events foretold throughout the Bible are being fulfilled right in our eyes. Nakikita na po natin, no, yung mga pagbagsak ng ekonomiya, nandiyan na po. Mulat na po tayo. Pagtaghirap ngayon, wala nang mga trabaho dahil sa pandemic, nandiyan yung kabilat kanan na lindol, bagyo, yung Odette lang po, napakaraming namatay sa atin. Lahat po yan. At hindi natin ito makakayanan. But, however, the promise of God, the enabling power of the Holy Spirit to take us through, just as the Christians of the New Testament, we could overcome. Makakaya po natin, malalampasan po natin ang mga pagsubok na to because of the Holy Spirit. At ang sabi ng kanyang salita, na siyang magbibigay ng pag-asa at lakas sa atin sa Romans chapter 8, verse 35, 37, and 39. Sabi niya, sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba o ang kapighatian? O ang pag-uusig, o ang tagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. Ngunit, sabi ng kanyang salita, sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa na mananagumpay sa pamagitan niya na sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man ang buhay ni ang anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay sa kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataas-taasan, ni ang kalaliman, ni ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin.